Hi guys! Welcome back to my channel. And hindi na tayo mag-i-intro pa, no? So, meron kasing nag-private message sa akin at nag-ni-request niya na gawan ko ng video ang test the assessment at ang sa medical para sa domestic worker. So, unahin muna natin yung test the assessment and bibigyan ko kayo ng tips. Explain ko sa inyo kung paano namin ginawa ito at pinerform. So, if you're interested, just keep on watching! So guys, konting kwento lang, no? Nung nag-a-apply pa lang ako bilang domestic helper, ay akala ko ang TESDA ay isang training center kung saan tayo mag-aaral o magte-training. So mali pala ako, guys. Ang TESDA pala ay isang assessment kung saan dito natin gagawin ang mga pinag-aralan natin sa training center. So sa training center, yung mga gagawin mo sa ibang bansa, doon natin ite-train, no? So hindi naman lahat nang natutunan mo sa training center ay maia-apply mo sa ibang bansa. Pero okay na rin kasi may knowledge tayo. So, yung palang assessment is dito ka pala i-judge or dito ka bibigyan ng grades para makapasa ng isang assessor. So, yung assessor, yan yung judge sa'yo or teacher mo na magbibigay sa'yo ng grades. So, guys, meron ako mga preparation din na ginawa bago ang TESDA, no? Nag-training kami sa mismong agency namin at ang nagturo sa amin ay ang mga co-applicant lang namin, no? So, nag-assessment sila 1 week ahead yata. Shout out kay Miss Abigail at kay Miss Pia. So tinuruan nila kami kung paano mag-table setting at bed making. So tinuruan din kaming magluto doon, nag-training din kami doon sa mismong agency namin para meron na kaming knowledge. And after nun, ay pinadala kami sa isang agency or isang center kung saan nag-training kami ng 2 araw. So, lahat doon talaga ay pinag-aralan namin hanggang sa pagluluto, sa bed, sa table setting, sa paglalaba. So, lahat talaga tinuro doon. So, napansin ko na merong medyo pagkakaiba ang turo ng aming mga co-applicant at saka dun sa agency or dun sa center kung saan kami pinadala. So, payo ko lang guys, kung ano yung itinuro dun sa center, ay yun na lang ang sundin nyo dahil para hindi na magkaiba-iba. So, after nun guys, ay na-schedule kami sa main branch ng TESDA sa Taguig, no? So, ito ay isang malaking center talaga ng TESDA kasi sobrang lawak talaga niya, no? So, kumpleto ang mga gamit doon at napakalinis. So, bibigyan ko kayo ng tips kung ano ang mga preparation na ginawa ko. So, sa bahay pa lang, bago pa lang yung aking schedule, ay natulog na ako ng maaga, no? And then, pagkagising ko ay nag-prepare na ako at kumain ako ng almusal. Take note guys ha, kumain ka ng almusal dahil wala ka ng time na kumain doon kasi 2 p.m. pa kami kumain ng lunch. So, kung hindi ka magbe-breakfast, paano ka makakapag-perform ng maayos, di ba? So, kumain ka muna guys sa bahay nyo bago kayo, o kayo kung halimbawa kayo ay nasa agency, kumain muna kayo bago kayo pumunta sa inyong TESDA assessment. So, after nun guys, ito yung mga bawal sa TESDA, no? Sasabihin ko yung mga bawal sa TESDA. Remind ko lang sa inyo na before kayo pumunta sa TESDA, dapat nagupit na yung inyong mga kuko, no? Sa kamay at saka sa paa. Kung meron kayong cutics, tanggalin. Okay? Bawal din guys ang makeup, no? Huwag ka nang mag-makeup. Kasi matatakpan din naman yun ng mask. Dati nga, kami naka-face shield pa. So, sobrang hirap talaga. Kapag pinagpawisan ka, pawis na pawis ka talaga kasi naka-face shield ka pa. Pero ngayon, hindi na yata required. No, i-check nyo na lang, guys. No? So, pagdating naman sa damit, so, bawal ang dress, sando, off-shoulder, crop top, and short, or yung tokong na tinatabag, yung three-port, na, yung parang pantalon na three-port, no?
bawal yon. At ang pantalon na butas-butas yung sa legs, sa bandang legs, no? Bawal yon. So guys, ang isusuot nyo lang ay pantalon, and then t-shirt na puti, at saka naka-hairnet kayo at naka-chinelas lang. So guys, itong sinasabi ko sa inyo ay based on my experience, no? Siguro iba-iba, pero itanong nyo na lang din sa inyong agency or sa inyong sa center na inyong pinag-trainingan kung ano ang mga isusuot nyo. I-advise naman nila kayo, pero kami, yun ang ipinagawa sa amin. Naka-t-shirt, naka-pantalon, naka-chinelas, naka-pony, at naka-hairnet. Okay? So, bawal din guys ang mag-cellphone sa loob ng test the assessment. So, pag sinabi ng assessor nyo na itago na ang cellphone, so itago nyo na. Huwag nang makulit, no? Kung emergency, siguro pwede naman magpaalam. Pero, bawal mag-cellphone, lalo na ang mag-picture sa loob ng test the assessment. So, susunod guys, bawal din ang mag-bubble gum or candy, no? Huwag mo na lang gawin kasi magagalit ang iyong assessor at pwede mo itong ikabagsak, no? Maraming bumabagsak sa test the assessment. Tandaan nyo yun guys. Kaya lahat ng sinasabi sa inyo ng assessor nyo ay gawin nyo na lang, no? One day lang naman, tiisin nyo na lang yan. So, ito naman yung mga dapat dalhin. Magdala kayo ng notebook and ballpen. Kasi minsan, may mga assessor ay merong mga pinapa-take note. So, kailangan may papel ka. Alangan namang humingi ka pa sa katabi mo at wala kang ballpen na magamit, no? Nakakahiya naman yun. Kaya, magdala ka na lang, guys. So, magdala ka rin ng hairnet, apron, tapos plastic gloves, and basahan para sa pagluluto yan, guys. No? Doon naman sa, ano, sa test na tagig, meron naman dong gloves. Pero nagdala pa rin ako kasi para hindi na ako maghanap kung nasaan siya. So, guys, start ko na lang doon sa kung paano namin ginawa yung performance namin. So, una guys, pagdating namin doon, 8 a.m. ay nag-briefing muna, no? Nagpakilala sa amin yung assessor namin, in-explain, so nagdasal kami, na makapasa kami, and then nagpakilala kami isa-isa. So, kung saang bansa kami pupunta, ganun. So, parang, ano muna, nagpapakilala muna tayo sa isa't isa bago tayo makapag-perform, no? So, una, guys, pagkatapos na naming maitabi yung mga gamit namin, bumaba na kami. So, una is yung COC1. So, ito yon. Clean living room, dining room, bedroom, toilet, and kitchen, no? So, kami, guys, grouping. So, dalawa kami magka-group. Shout out kay Mitch. Yan. Na-perform namin ng maayos ni Mitch ang ginawa namin sa COC1, no? Magka-partner kami. Una namin ginawa, guys, ay yung sa toilet. So, una muna, syempre, kukuha ka ng PPE, which is yung naka-gloves ka, naka-mask, and yung mga chemicals na gagamitin mo, no? So, pumunta na kami doon sa talagang toilet siya, no? Dilinisin mo. Malinis naman siya kasi hindi naman talaga siya CR for doon. Kumbaga, parang talagang para lang yun sa mga nagte-training, no? So, unang ginawa namin is, syempre, kumatok sa pinto, and then switch namin yung ilaw, and then minuksan namin yung pinto, at kinuha na namin yung mga basura, at saka yung mga gamit na nakalagay doon, like shampoo, soap. So, nilabas muna namin yon. Kasi, iwa-wash out natin, guys, ang toilet. So, guys, tip ko lang sa inyo, guys, ang paglilinis ng toilet ay from top to bottom, no? So, sa top, muna gagamit ka ng cobwebber. So, maglalagay na lang ako dyan or dito ng picture niya para meron kayong idea. So, mag-aagyaw ka muna and then susunod mo yung wall. Sponge mo siya. So, may chemicals ka rin gagamitin dyan. And then, after nun ay yung lababo, tapos yung bathtub, and then yung pinaka-toilet na, no? Nilinisin mo na rin, and then, yung iwa-wash out mo yung
pinakasahig niya. So, another tips, guys, dapat from wet to dry ang paglilinis ng comfort room, no? Kapag na-dry mo na, na-squeegee mo na, yung floor ay ipapasok mo na ulit ang mga gamit na inilabas mo kanina. At yung basura ay pinalitan mo na ng bagong plastic. So, guys, after namin maglinis ng comfort room, ay pinaglinis naman kami ng living room, no? Sa living room, kung saan maglilinis ka lang, katulad lang din ng sa comfort room, dapat daladala mo ang mga equipment mo, ang inyong PPE, naka-PPE ka na, and tsaka, dapat dala mo rin ang mga chemicals, no? Guys, from top to bottom din, no? Mag-aagil, bubuksan ng kurtina, and lilinisin yung bintana, yung wall, yung furniture, pupunasan mo, tapos yung sofa, iba-vacuum, tapos yung sahig, iba-vacuum din, and ipo-floor polisher. At kung may salamin doon, guys, ay lilinisin mo ng glass cleaner, no? So, guys, pagkatapos mo mag-floor polisher, ay magwawalis ka naman or iba-vacuum mo ulit, no? So, make sure, guys, na maibalik mo yung mga furniture na hinawi-hawi mo para makapaglinis ka. So, ibabalik mo pa rin siya sa dati niyang pwesto. So, guys, after nun ay bed making naman. So, guys, merong dalawang klase ng bed setting. Ito yung traditional or 5 layers, no? Meron namang isang klase, yung duvet. So, yung duvet ang na-assign sa akin, kaya para sa akin ay madali lang ito. So, guys, pag tinuturuan kayo sa inyong training center, pag-aralan nyo mabuti, no? Mag-focus kayo. Hanggat nandun kayo at may pagkakataon kayong gawin o i-sample sa sarili nyo, yung napunta sa inyong task, ay gawin nyo ng gawin. I mean, mag-practice kayo ng mag-practice para matuto kayo. Para pagdating sa assessment, ay kabisado nyo na ito. Kasi guys, may bumabagsak dyan, no? May bumabagsak dahil hindi ka marunong sa bed setting. So, tandaan nyo yan, guys, ha? Lagi nyong i-focus yung sarili nyo kapag kayo ay nagbe-bed setting kasi papanoorin kayo ng assessor kung sunod-sunod ba ang mga ginagawa ninyo sa bed setting. So, after kung ma-perform, kasi ano yan, isa-isa yan, isa-isa ka talaga, wala kang kasama. So, titingnan ka talaga niya kung ma-perform mo. So, guys, next is COC2. Ito naman yung wash and iron cloths, linen, and fabrics, no? So, after namin maglinis ng CR, guys, ay pinapunta na kami sa laundry. So, pinag-prepare na kami doon kasi mag-hand wash kami. Nilagyan na namin ng tubig, nilagyan na namin ng sabon, at binabad na namin yung mga damit na aming lalabhan, no? So, after namin mag-hand wash, ay pinaperform naman sa amin, pinag-operate kami, pero dinemo lang naman ang washing machine, no? Automatic kasi yung washing machine, no? So, ituturo naman sa inyo yun dun sa center, and tandaan nyo na lang at hindi nyo naman kailangang maglaba sa washing machine doon sa testa. So, tatanong lang sa'yo paano i-operate. So, ituturo mo lang. Ganun lang, guys. Hindi mo naman kailangan lagyan ng tubig yung washing machine. So, after nun, guys, ay kami naman ay nag-plancha. So, mamimili ka lang ng isang damit doon at paplanchahin mo o kaya yung assessor mo ang magbibigay sa'yo ng damit para ma-plancha mo to. So, pag natapos mo siyang planchahin, ibibigay mo yun sa kanya at ipapakita mo sa kanya na wala itong gusot at walang sunog, no, guys, no? So, i-check nyo yung temperature, no? Huwag tayong magmadali kung hindi naman tayo pinagmamadali. Baka mamaya makasunog ka doon. Huwag mong lalakasan ang iyong plancha, no? So, maging ano ka lang, normal lang na parang nasa bahay ka lang na namamlancha yung ginagawa mo sa bahay. So, guys, ang susunod ay COC3, prepare hot and cold meals or foods, no? So, guys, umaga pa lang, sa briefing pa lang, ay pabubunutin na kayo ng inyong assessor
ng papel kung saan kung ano yung iluluto nyo. So, ang napili ko or nabunot ko ay stuffed chicken roulade with bechamel sauce and potato mousseline. So, ito yung aking iniluto. At ang appetizer na ginawa ko ay tuna canape. At ang aking dessert naman ay almond jelly. So, lahat yan guys ay aking pinerform at may kasama rin yung soup. No? So, dapat lang guys, kapag nagluluto kayo or nagluto ka guys, no? Clean as you go, no? Habang nagluluto ka, kapag binilatan mo yung, halimbawa, binilatan mo yung patatas, idiretso mo na sa basurahan, no? Huwag kang mataranta, gawin mo ng maayos kasi ginigrade ka na agad ng iyong assessor. Kung makalat ka, at pabaya ka sa iyong niluluto, parang hindi malinis yung pagkakagawa mo, pwede mo itong ikabagsak, no? So, nagawa ko naman ng maayos ang chicken roulade kasi ginawa ko ito sa bahay namin. Madali lang naman siya, guys, lalo na kung ikaw ay mahilig magluto. Ganon din ang tuna canape, no? Sandwich lang siya na piniprepare mo rin sa bahay. Pwede mong iprepare sa bahay nyo. Yung soup, halimbawa, yung egg drop soup. So, madali lang siya, guys. Basta mag-focus ka lang habang ginagawa mo ito. Huwag kang mataranta kahit tinitignan ka na ng iyong assessor. Basta i-focus mo lang kung ano yung pinag-aralan nyo. I-perform mo ng dahan-dahan. Huwag magmadali. Baka mamaya ay masunog mo pa ang buong testa. So, makakasuhan ka pa. So, kailangan guys, habang nagluluto ka, ay focus ka talaga. No? At make sure na malinis ang iyong pagkakagawa. At syempre, guys, ito tip ko lang sa inyo, no? Gandahan nyo yung plating nyo, no? Kasi guys, yung iluluto nyo ay hindi naman titikman ng inyong assessor. Hindi siya titikman, guys. Titignan lang yan, no? Titignan lang yan ng inyong assessor kung maganda ang inyong pagkakaplating. Kasi guys, kayo ang kakain yan, no? Kaya kahit ano pang lasa niyan, okay lang. Basta ang isipin nyo ay maganda yung pagkaka-plating nyo. So, yun ang tips ko sa inyo guys. Para, isang way din yun para pumasa kayo. Okay? So, sa tuna canape naman guys, ay make sure lang na hindi masyadong nalagyan or masyadong na-coat yung pinakatinapay, no? Pag nilagyan mo siya ng lettuce, konting tuna lang ang ilagay mo. Huwag mong masyadong punuin. Okay? Huwag mong masyadong i-crowd kasi hindi na siya maganda sa paningin. So, make sure lang na maayos lang din ang pagkakahiwa mo ng tinapay, no? So, after nun, ay gumawa na ako ng aking dessert na almond jelly. So, make sure lang din na hindi punong puno yung cup na lagayan mo. Konti lang kasi ikaw lang naman yung kakain yan. Basta tandaan mo guys, huwag kang mag-serve ng marami at masyadong crowded kasi pag hindi mo naubos yung niluto mo, eh talagang hindi po pwedeng itapon. Ikaw talaga ang kakain yan. At hindi rin pwedeng iuwi ah. Doon mo talaga siya kainin. So hindi mo kailangan maraming iluto. Halimbawa, nagluto ka ng kabsa. Tapos yung bigas, nagluto ko ng tatlong gatang. So, kung ganun, no? Tantsahin mo lang yung kaya mo lang kainin kasi ikaw lang din ang kakain yan. So, malinaw yun, guys, ha? So, guys, after mong magluto, ay make sure na nahugasan mo ang mga ginamit mo. Pati yung kalan, linisin mo na rin. Tapos, itapon mo yung mga basura na ginamit mo. So, make sure na walang masasabi ang iyong assessor. Wala siyang makikitang dumi na ikaw ang may gawa. Kasi po, pwede mo rin itong ikabagsak. So, next is COC4. So, ito naman yung provide food and beverage service. Dito guys, dito naman kayo magpe-perform ng inyong table setting, no? For example ako, ang niluto ko ay chicken roulade. So, ang appetizer nun is chef salad. And ang ipa-perform ko is 7 silverware, no? So, ipa-perform nyo isa-isa kung ano yung training nyo sa center
dun sa mismong assessment, ganun din yung i-perform nyo, no? Sinabing bus in, ito yung magse-serve, and bus out naman kung magliligpit. So, maging magalang ka kapag nagse-serve ka. For example, excuse me ma'am, may I serve your chicken relay, ganyan-ganyan. So, kung ano yung pinractice nyo guys, yun lang din yung inyong i-perform. Makinig lang kayo sa inyong trainer, no? At mag-review kayo. Bago kayo pumunta sa test assessment, mag-review kayo sa bahay nyo para makapag-focus kayo. And huwag rin kayong matataranta dahil nakaupo lang doon yung inyong assessor, nakatitig lang sa ginagawa nyo. Tinitignan yan kung mali ka. At guys, eto ah, tip ko sa inyo. Kapag nagkamali kayo at itinama kayo ng inyong assessor, huwag na kayong sumagot. Gawin nyo na lang kung ano yung sinabi niya. O, mali ka. O, ulitin mo na lang kung ano yung pagkakamali mo. No? Huwag ka nang sasagot, eh ma'am, ito po kasi yung team training namin eh. Eh ma'am, kasi ganun. Huwag ka nang sumagot. No? Kung ano yung sinabi niya, gawin mo na lang. So, pag na-perform mo naman yun ng maayos, ay yun na yung pinakahuli mong gagawin. No? Dapat lang talaga na mag-focus ka. So, pag na-perform mo siya ng maayos, guys, ay pwede ka nang kumain, no? Aww. Yung sinerve mo, kakainin mo rin kung saan kayo nag-briefing nung umaga. So, guys, lahat ng sinabi ko sa inyo, tandaan nyo, ito ay based on my experience. Kaya kung may pagkakaiba sa iba na nag-perform na, so, iba-iba talaga, no? Huwag nating ikumpara na bakit ganito, bakit ganyan. So, magkakaiba. Depende rin sa assessor. Okay? So, pagkakain namin guys, 2 o'clock, hindi pa rin natatapos ang lahat, no? Pag natapos na ang mga nag-perform na lahat, papanik na kayo ulit or pupunta na kayo kung saan kayo nag-briefing nung umaga. Kumbaga, meron kayong graduation, no? Oh! So, remember lang guys, na ginagrade ang inyong performance based on 60% sa attitude, and 40% naman sa inyong performance and knowledge, no? Kailangan confident ka, ipakita mong confident ka na alam mo yung ginagawa mo. Sa attitude naman, guys, magtimpi-timpi na lang tayo. Kung meron tayong buntot at sungay, iwanan muna natin yan sa bahay natin, no? Kasi hindi po pwede yan sa test the assessment, no? Actually, guys, sa batch namin, walang bumagsak. Pero sa batch namin, meron kaming nakasabay na bumagsak na nung mga nakaraang assessment, no? Nakasabay namin siya sa table setting kasi yun lang yung babalikan niya. Tandaan niyo guys, pag bumagsak kayo, kung saan lang kayo bumagsak na part, halimbawa sa table setting, doon kayo bumagsak, yun lang yung babalikan niyo. Hindi naman buong mula sa paglilinis ng toilet, sa washing machine. So, hindi nyo nababalikan yun kung saan lang kayo bumagsak. And, may bayad guys, no? 700 yata, parang ganun. 400 to 700 yung inyong babayaran. Depende yan. Kung halimbawa magluluto pa kayo, so mas mataas. Kaya, guys, kung nandun na kayo, i-perform nyo na ng maayos. Mag-review na kayo, mag-focus kayo, huwag kayong mataranta. At remember always na yung attitude, no? Mas mataas ang attitude. Kasi guys, na-experience ko yan. Sinitan niya ako sa aking pagkakamali. At talagang nakamulagat ang mata niya sa akin. So, tinetest niya ang ugali. Tinetest niya yung attitude ko kung sasagot ba ako o ano. So, hindi ako sumagot. Nag-sorry na lang ako. Kung alam mo na may pagkakamali ka, mag-sorry ka na lang. Kung wala namang masyadong pagkakamali, itinetest ka lang yan, guys. Kaya, mag-sorry ka na lang at humingi ka na lang ng paumanhin at magiging okay na rin ang lahat. So, sa guys sa batch namin, wala talagang bubagsak. So, nagpapasalamat kami noon. Masaya kaming umuwi. No, napakabait ng assessor namin. Lahat kami ipinasa. Pati yung bumagsak ng nakaraang linggo, ipinasa na niya. So, napakaswerte namin. Kaya, natapos namin ng maaga or natapos namin ng maayos ang aming test the assessment. So guys, hanggang dito na lang ang video na ito at sana ay may natutunan ka
at ma-perform mo ng maayos ang iyong TESDA assessment, no? Remember lang guys na mag-focus ka, wag matataranta, and always remember na 60% ang attitude at 40% naman ang knowledge at performance, no? Make sure lang na magpakabait tayo doon. Thank you guys for watching and sana manood pa rin kayo ng mga gagawin ko pang video. And kung meron kayong mga katanungan guys, just comment down below and sasagutin ko yan. At kung meron pa kayong mga video na nais nyong ipagawa sa akin ng katulad ng ganitong video guys, ay gagawan ko ng paraan yan, no? So, thank you for watching. God bless. Bye!